isa sa mga hindi malilimutan at minsay hindi mapapatawad na personalidad sa kasaysayan na naging malaki ang bahaging ginampanan sa isa sa pinakamadilim na yugto ng sangkatauhan, si Joseph Mengele, ang tinaguriang anghel ng kamatayan na nanguna sa mga sadistiko at brutal na pag-eeksperimento sa mga binahagi sa Auschwitz death camp, lalo na sa mga Hudyong napiit roon. Isinilang siya noong 1911 sa maliit na bayan ng Gansberg, rehiyon ng Bavaria sa Germany. At nagmamay-ari noon ang kanilang pamilya ng pabrikang gumagawa ng mga makinang pangsaka. Taong 1930 nang matapos niya ang high school at kumuha ng philosophy course sa Munich, Germany, kung saan noon nakabase ang partidong Nazi at naging miyembro siya ng paramilitary arm ng partidong Nazi. At naging apprentice siya ng pinuno ng nasabing institusyon kung saan nag-focus sa pag-aaral ng mga genetic factors noong 1938. Dala ng kanyang mga natapos na kurso at ang matinding debosyon sa ideolohiyang Nazi, sumali siya sa partidong Nazi noong 1937 at sa paramilitary arm noong 1938. Pansamantalang naging sundalo noong 1940 bago siya inilipat sa Medical Corps na may ranggong Second Lieutenant, at tumanggap siya ng Iron Cross Medal noong 1942 habang nasa Ukraine, at Iron Cross First Class para sa kanyang ginawang pagsagip sa mga sundalong German mula sa nasusunog na tangke. Inilipat muli ng posisyon si Mengele at tumaas ang ranggo niya bilang kapitan noong 1943. Sa parehong taon rin siya na destino sa Auschwitz death camp sa Krakow, Poland, at bilang opisyal na doktor sa Auschwitz, siya mismo ang nakatoka sa pagpili sa mga presong naroon kung sino ang hahayaan pang mabuhay at ang mga nanghihina na at dapat nang dispatsahin sa mga gas chambers, at isa sa mga nangangasiwa sa paggamit ng nakakalasong Cyclone B gas para maramihang paslangin ang mga presong nasa Auschwitz. Mula rito, nagsimula rin si Mengele sa pag-eksperimento ng mga magkakambal na magkapatid, at malala ang kanyang mga eksperimentasyon sa mga batang magkakambal kung saan sadya niyang bibigyan ng depekto sa katawan ng mga bata o di kaya'y buhay na bubuksan ang katawan ng mga biktima ng walang anestesya. At maraming mga batang magkakambal ang nasawi sa kamay ni Joseph Mengele. Sa kasawiang palad, isa si Mengele sa mga mataas na opisyal sa Auschwitz na nakatakas doon bago ito mapalaya ng mga puwersang Soviet noong January 1945. Pero kalaunay, nahuli ng mga Amerikano noong June 1945 at pinalaya rin gamit ang kanyang mga huwad na pangalan. Sa huli, tumakas si Mengele mula Genoa, Italy noong 1949 papuntang Argentina gamit na naman ang mga peking pangalan, kung ano-anong mga trabaho ang pinasukan niya para lang mabuhay habang matagal na panahong tinutugis ng mga nakaligtas sa Holocaust. At ang ahensyang Mossad
para panagutin siya sa kanyang mga kasalanan. Pero sadyang matinik na gumagamit ng iba't ibang mga pangalan para pagtakpan ang kanyang pagkatao habang nagpapalipat-lipat ng pagtataguan sa Buenos Aires, Argentina, Paraguay at sa Brazil hanggang sa bawian na siya ng buhay noong ikapito ng Pebrero 1979 sa edad na 67 dahil sa stroke at sa pagkalunod habang nasa karagatang sakop ng Sao Paulo, Brazil. Hanggang sa kamatayan niya, huwad na pangalan ang nakalagay sa kanyang lapida na pinangalanang Wolfgang Gerhard. Pero makalipas ang ilang serye ng pagsusuri sa mga nahukay ng mga buto, napatunayang noong 1985 na ang matagal na nilang hinahanap na si Josef Mengele at ang Wolfgang Gerhard ay iisa. Isa si Mengele sa mga kasuklam-suklam na personalidad sa kasaysayan na hindi na kailanman napanagot sa harap ng batas ng sangkatauhan. Dagdag kaalaman, bagay na hindi nyo pa nalalaman, kasaysayan, misteryo, krimen at iba't ibang personalidad, patuloy nating aalamin sa susunod na aking i-upload. Salamat mga kautal sa konting oras na panunood. God bless sa ating lahat.